Yun yung nakakabilib rito sa bukid kahit medyo mainit ang panahon. Kahit naka full sun sila, ano pa rin mga bahay, hindi gaano nalalantaw. Kagaya nito, kanina umaga pa to na initan, mga alas 9 pa sila na initan, pero hindi pa rin nalalanta yung kanilang mga dahon. Tanghali po ngayon, so break time ko dito sa school, kaya ipapakita ko ngayon sa inyo ang aking mga mayana na napropagate ko. Okay, so ito po yung mga mayana na napropagate ko 3 weeks ago. So binigay lang po ito sa parent ng aking estudyante. Ipipinch ko sila para lalago na sila kasi medyo matataas na yung iba. Maganda kasi yung lugar dito kasi medyo malamig, kaya kung nakikita ninyo, so masiglang-masigla mga bayo at ang ganda ng tubo. Yan. Nung napropagate ko ito, itong mga mayana na ito, medyo maliliit pa sila at maiksi. Yan mga bayo. At yung paso na ginamit ko mga bay, yan. Rubber yung paso na na taniman ko niyan, ito. So limang pot po sila, yan. Puro rubber yung ginamit. Ito pa si Queen Ablaze. At ito rin, yan. Yan po. So bawat paso po ay meron pong iba't ibang variety, halo-halo po sila. So yung ginamit ko pong potting soil nung nagpropagate ako nito, garden soil lang, hindi ko pa hinaluan ng abono. Nung mga 1 week na sila, doon ko pa lang sila hinaluan ng abono. Kaya ngayon, napakalago na nila mga bayo. Yan. So yung ginamit ko na abono nito ay goat manure. Yan po yung dumi ng kambing. Oh. Bilog-bilog yung kanilang ano, mga bayo, dumi. So napakaganda naman yung resulta kasi yung dumi ng kambing na ginamit ko ay ano na siya talaga, hindi na acidic. Kaya hindi po nasisira yung kanilang stem at hindi po nasisira yung kanilang mga dahon kasi maganda na yung abono na ginamit ko. At sa pagpropagate ko po nito ng mga mayana na ito, napropagate ko sila araw ng Biyernes. Dinidiligan ko sila pagkatapos mapropagate. Pagkatapos, pinasok ko po doon sa loob kasi kapag bagong napropagate, masusunog talaga yung kanilang mga dahon at malalanta. Dalawang araw, hindi sila nadidiligan mga bay. At pag Lunes, pagpasok ko dito sa eskwela, tumayo na po silang lahat at yung mga dahon, tumayo na rin, parang ano, parang buhay na buhay talaga. Pagkatapos ng 1 week, doon ko pa lang sila pinaarawan. Yan. At ngayon, ganito na sila kaganda mga bay. Yan. So, ang ganda mga bay, oh. Ah, napakaganda ng mga ano siguro to na variety, mga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 10 varieties po yung natanim ko rito. Ayan. So napakarami mga bay, oh, di ba? So pwedeng-pwede pala ilagay natin sila sa isang pot kahit maraming varieties ang maghalo-halo. Ayan, pwedeng-pwede mga bay. Basta yung ginamit nyong garden soil ay maganda lang yung klase at ang ginagamit ninyong abono, maganda rin, hindi na po matapang. Kaya, pwedeng-pwede sila ipropagate sama-sama kahit ilang variety yung ilagay mo sa isang paso. So, ganito na sila, kaganda mga bay. At ngayon, ipipinch ko sila isa-isa para lumago na sila. Okay, so dito ako magsimula mga bay. Ito, so, ipipinch ko yung
Kapag tayo ay mag-pinch ng mayana mga bay, dapat talaga dito sa mas malapit sa node. Yan. Yan, di ba? Nakikita ninyo. So, medyo minute na mga bay. So, dito ko siya i-pinch. Yan. So, ilipat lang natin ng konti para makita natin masyado yung ma-pinch natin. Yan. Yan. At ngayon, continue na tayo mag-pinch. So, dito talaga sa malapit sa node mga bay. Dito. Yan yung na-pinch ko mga bay. Oh. Malapit na malapit sa node. Yan. At ito rin. Yung laging tandaan ninyo mga bay, yung ginagamit ninyong potting soil talaga yung pinaka-importante, kasi hindi magiging ganito or hindi magiging ganito ka lulusog yung mga mayana ninyo kapag hinahalo-halo kung yung ginamit ninyong potting soil ay hindi well-drained at hindi mabuhaghag. Yan, at saka yung abono ninyo, yun yung pinaka-importante mga bay. Tsaka yung pagkatapos ninyong mag-propagate, ilagay talaga sa medyo malilim na lugar, yung open air, yung medyo malamig, tatayo na yan basta't maganda yung area na nilalagyan ninyo. Kagaya nito, so Biyernes ko to na-propagate. At pagka Sabado at Linggo, wala kaming pasok. Yun. So, hindi nadiligan ang dalawang araw. At pagka Lunes, medyo stable na sila mga bay. Ano na talaga? Tayo na tayo sila. And pinching lang. I-pinch natin sila lahat para ano sila, mag-busy na talaga. Yan, ito pa dito. Yan, ito. Yan. Dito sa bukid, kahit medyo mainit ang panahon, kahit naka full sun sila, ano pa rin mga bay, hindi gaano nalalantaw. Kagaya nito. At magaganda na. Sana po ay nasihan kayo sa araw na to at nakapagbigay ako ng kunting kaalaman para sa inyo. Alagaan po natin ang ating mga halaman dahil plant is life. Muli po, ito si Bay J. Bye-bye!